financial literacy. Yan pong ating pag-uusapan ngayong gabi. We are very much honored to have with us tonight Mr. Arman Bengco. Siya po ang Executive Director ng Colaico Foundation for Education Incorporated at isa pong financial expert. Magandang gabi. Happy 2019, sir. Magandang gabi, Dayan. Happy New Year, Congressman John. Happy New Year po, Director. Alam mo, partner, ito yung lagi kong sinusubaybayan eh. At actually, na meron din akong libro nila na basta maganda eh. Yung marami kang matututunan talaga dun sa kanilang, yung Colaico Foundation for Education and Financial Literacy. Yung mga iba kong natutunan kila sir ay na-impart ko rin sa aking mga forums or sa mga aking mga pakipag-usap sa ibang OFW. Okay. Sir Arman, bilang panimula, ano po ba yung Colaico Foundation for Education Incorporated? Paklala niyo po ito sa akin, isa tong foundation na inumpisa namin noong taong 2001. So, mag 18 years na, teenager na tong Colaico Foundation. Okay. Ngayon 2019. Basically, our advocacy, ang advocacy namin, makapagturo ng tamang paghawak sa inyong pananalapi. Base sa aming limitado o mayamang experience, kasama dyan ng mga pagkakamali, Congressman, ng sarili naming paghawak ng aming pera, kung ano man ang aming natutunan, yun ang aming binabahagi sa pamamagitan ng mga libro, pamamagitan ng mga seminar, public or private sa mga kumpanya. Masipag din kaming umiikot, Congressman, sa iba't ibang bansa, kadalasan sa Asia, minsan nakapunta na rin sa Middle East para ibigay sa sektor ng lipunan, mga migranteng manggagawa, kasi sila ang talaga nagpakita na magsasakripisyo kayo para lang sa kaperahan. So pinipilit namin taon-taon makaikot sa 5-6, 7 na bansa para sa mga OFWs. So seminars, mga libro, at kapag kami nabibiyayaan, maimbitahan sa mga programang katulad nito sa TV, radio, pinapaunlakan namin ng maluwag na maluwag. Alam niyo po, nagpapasalamat talaga po kami kasi itong pagpasok ng bagong taon ay dyan pa lang yung parang alam mo yun, yung nagsisisi ka. Dami mong ginastos. Tapos ang New Year's resolution mo, magtitipid ako. So taon-taon na lang ng ganito. Alam mo, partner, ganyan ang buhay ng isang OFW. Pero tulad nga ng sinasabi ko po sa aking mga kasama na may limitasyon at dahil ang pagiging pangingibambayan ay hindi forever. Dapat yung pagbabalik ang dapat nating paghandaan. Nakita ko po, matagal din po pala kayo magkasama na ni Francis Kong. Francisco Colaico. Francisco Colaico po ni Sir, yung pinapanood po namin sa TV. Yes. Paano po nagsimula at bakit po ito ang naging advokasya niyo? Maganda po, dahil noong 1990s, ako ay isa sa mga empleyado pa lamang niya. Siguro isa sa pinaka-maayos kung kumita. Hindi naman pinakamalaki, pero isa sa pinaka-maayos. Pero lagi ako napapagalitan dahil parang napakaburara ako sa aking kaperahan. Okay. Kaya noong 2001, parang pinili niya na akong unang niyang guinea pig para maturuan ng tamang paghawak ng pananalapi. At siguro dahil sa pagtanggap at tuloy-tuloy na lakbay, kasi hindi naman po tayo pinanganak na mayaman, hindi naman po tayo may minana or may napakasalan or napanalunan na yaman. So just like how 90% of our Filipinos nasa Pilipinas o nasa ibang bansa, parang pareho po tayo. Kaya minabuti namin na ituloy-tuloy na to sa isang banda, parang magandang racket. Dahil kalahating milyon na po ng libro ang naibenta na namin. Wow. At nakakapasyal. At kung titingnan sa magandang salita, nakakapagsilbi sa mga babayan. Pero aminado po, pag minsan nandoon yung pasyal o nakakapunta sa ibang bansa, pero naging patakaran na ho namin, hindi kami pumupunta sa ibang bansa kung mamamasyal lang. Kailangan na merong makapagbahagi kahit papano. Dahil alam niyo po ito, Congressman, kahit saan, Filipinos are everywhere. Yung migranteng manggagawang Pilipino. So, yun po, ganun po kami nag-umpisa at ganun po namin itutuloy-tuloy. At sana po ay wala man na kami dahil tumatanda na, tuloy-tuloy pa rin ang mga advokasya. Salamat sa mga programino rin katulad niyo. Okay. Okay, Sir Arman, sa mga OFW sa nakatutok sa atin ngayon, natipid nila yung kanilang mga sweldo, yung kanilang mga extra bonuses mula sa kanilang mga employer.
sapat na ba kung nagtatabi sila ng pera na savings nila? Is that an enough step para kumbaga mabigyan ko ng magandang buhay yung aking pamilya? Malaking bagay na po kapag meron kayong ipon. Pero gusto kong bigyan din, lima po ang aktibidades para there are 5 activities na dapat regular ginagawa kung ikaw hinahawakan mo ang iyong buhay pinansyal. Okay. Pag-iipon na isa lamang doon. Okay. Nandiyan yung kumita ka, nagplano ka, gumastos ka, nag-ipon ka, yung tinatanong mo na yan, at yung nagpapalago ka. Kapag tayo nag-iipon lang o kuripot o tiyani, kung ano yung mga iba pang salita, eh yun lang ang ginagawa natin. Hindi sapat yun na katulad ng lagi namin pinapaalala, mayroong bagay na tinatawag inflation, pagtaas ng presyo ng bilihin. Kung natapos na mga 6% ang inflation ng taong 2018, ibig sabihin, yung 100 pesos ng taong, nung nag-umpisa ang taong 2018, ay 106 pesos na pag-umpisa ng taong 2019. Mm-hmm. Kung nag-ipon ka ng 100 piso at pag-iipon lang ang ginawa mo nung nag-umpisa ang taong 2018, titingnan mo ang bilihin ngayon, 106 pesos na. Bibilin mo pa ba? Malamang bibilin nila. Kasi ang inflation, pagsukat ng taas ng presyo ng pangunahing bilihin. Ito yung NFA rice, ito yung simpleng asukal, simpleng damit. Hindi ito yung mga branded. So mapipilitan bilhin ng ordinaryong Pilipino. Eh, 100 ang naipon niya, ang bilihin 106, mangungutang na naman siya. Opo. Nagkakamali tuloy or hindi na take advantage ang pinakamalakas na kakampi sa pagyaman, which is pangungutang. Mm-hmm. So, pag baka marinig ng mga OFW na, bakit kakampi ang pangungutang? Ang makapangyarihang bansa, ang malalaking kumpanya, opo, ang mayamang tao, gumagamit ng tamang utang. Okay. So, hindi masamang mangutang? Hindi po masama ang mangutang. Nagkakataon lang mali ang dahilan kung bakit nangutang. Imbis na maging kakampi ang pangungutang, nagiging kalaban or balakid. So, balik ako doon sa tanong, kailangan 5 activities, regular na ginagawa. Maaaring hindi araw-araw, pero sa isang buwan, sila ay kumita, nagplano, gumastos, nag-ipon, at nagpalago. So, kulang ang isa or dalawa, tatlo lang ang ginagawa, malamang mahirapan po tayo sa pagyaman. Okay. Alam mo, partner, meron akong yung natutunan din sa kanila na usually, ang alam mo yung mga usual na kasabihan na we should live within our needs. Uh-huh. Pero, nung nabasa ka yung libro nila, iba yung approach nila You should live below your means. Halimbawa, sumahod ka ng 100 piso, di ba? Ang ginastos mo ay ang pinagplanuhan mong gastusin, 100 piso rin. Uh-oh. Sakto lang, di ba? Uh-huh. Ibig sabihin, wala kang problema ng buwan na yon. Uh-huh. Ganun na naman sa susunod na buwan, 100 piso. Paano kung may, dun sa mga ginagastos mo 100 piso, biglang may nasirang kuryente, may nasirang ilaw, or may nagkasakit. Uh-huh. So, ibig sabihin, kulang na. Uh-huh. Kaya dapat, ang gastusin pala natin ay yung below our means. Okay. Kung halimbawa 100 piso, dapat ang ginagastos mo lang is 70 mm-hmm. pesos mm-hmm. or meron ka laging tinatawag na para bang allowance mm-hmm. na just in case na may nangyari, meron kang mabubunot o magagastos. Okay. Sa nakaraang 15 taon na ginagawa namin itong advokasya ng tamang paghawak ng pananalapi, isa yung pinakamagandang summary kung pwede kong umpisahan ng bagong taon with this summary, dapat ang kahit sino man nasa ibang bansa o nandito sa Pilipinas, dapat laging meron tayong pagkukuhanan ng pera para sa maraming gamit ng pera. Yung pagkukuhanan ng pera, dapat tatlo meron anytime. Meron kang kita, meron kang ipon, at meron kang mauutangan. Okay. Dapat yung tatlo na yan available lagi sa'yo. Pagkukuhanan ng pera sa maraming paggagamitan ng pera. Mm-hmm. Ang paggagamitan ng pera, dalawa pa. Mm-hmm. Inaasahan at hindi inaasahan. Mm-hmm. Yung hindi, yung inaasahan na gamit ng pera, dapat ang ginagamit mong pera, yung mas mataas na kita. Mm-hmm. Yung sinabi po ni Congressman dyan. Mas malaki ang iyong kinikita kaysa doon sa inaasahan mo na gamit ng pera. Yung monthly budget mo, kuryente, enrollment, allowance ng mga bata, yung inaasahan mo na yun yun na yung may budget ka. Yung hindi inaasahan na pangit, halimbawa emergency, nagkabagyo, wag naman sana, tanggal ang bubong, hindi po pinangungutang yun.
Kayo ang pinakamalaking dahilan o maling dahilan ng pag-utang. Emergency, o kaya ito, okay. Congressman, alam okay. nyo po noon. Dahil enrollment, mangungutang yung mga OFW natin. Maling-mali yun. Bakit? Yung enrollment, inaasahan mo na gastusin. Dapat nang gagaling yun sa kinikita mo. Okay. Yung hindi mo inaasahan na maganda, yun pwede mong pangutang. Negosyo. O kaya ma-deploy ka, sabi, nasa Middle East ka. Dalin mo lang ang sarili mo sa Amerika. Doon ka na bambe-based sa Amerika. Right. Eh wala kang mautangan, wala kang ipon. Hindi mo mga take advantage yung opportunity. Sana deployed na ako sa New York compared sa... hindi ko naman puminamalitang bansa. Doon sa isang lugar na, alam mo, you are better off there. Middle may opportunity. Okay. Kayo na po yan. So kung yung mga pinangungutang mo... Sasabihin ko po yan sa likod nyo. Yung may mga return on investments, parang ganun ang dating, Sir so, Ama. Basta may hindi inaasahan na maganda, na pwedeng magbigay sa'yo ng magandang oportunidad, yan, pwede mong utangan yan. Okay. Pero yung emergency, nangungutang ka... enrollment, nangutang ka. Yung enrollment, inaasahan, dapat yon kinukuha sa kita. Yung emergency o hindi maganda ang sitwasyon, hindi yan pinapangutang, dapat yan ang gagaling sa ipon. So mabilis, dapat meron kang pinagkukuhanan, ipon, kita at mautangan sa maraming paggagamitan ng pera. Inaasahan at hindi inaasahan. Alam mo, partner, may magandang example, pero maganda itong discussion natin. Uh-huh. Talagang very exciting. Kasi nakatutok yung ating mga kababayan ngayon. Dahil nga, karamihan sa kanila gumastos noong nakaraang December. Kaya magbabalik po tayo, sir.